Hello, hello, hello! Dahil weekend, walang pasok. Kaya ang pinakabanding namin, namamasyal or tumatambay lang sa bahay. Nag-aya si Tonyo na lumabas dahil kakabalik lang niya galing sa Northern Territory para sa trabaho doon ng ilang araw. Nalibot na niya lahat ng state dito sa Australia. Sana all! Pero bago kami pumunta sa city, dumaan muna kami sa Bunnings. May bibilin siyang tools na kailangan niya sa trabaho. Yun nga lang, sobrang nagtatagal kami pag nakapasok na kami sa loob. Pinag-iisipan niya mabuti yung mga bibilin niya. Una nga niya itong nakita na pang-cut ng materials. Sabi niya gusto daw niya magkaroon ng ganyan. Sabi ko di pa niya kunin. Hahanap pa daw siya ng ibang brand na mai-compare kung ano mas nagtatagal. Sa inip ng mga bata, ayan, nagsusulat na lang sila. Naglambing at nagpakis na naman tong bunso ko. Natawa pa nga kay Tonya kasi tinanong niya kung ito daw ba yung instrument. Siyempre sabi ko hindi. Maya-maya nga lang natapos nang mamili si Tonyo at nakabayad na din finally. Mag-iisang oras din yun ha. On the way na kami sa pupuntahan namin. Ang plano talaga ay mag-dinner lang kami sa Japanese resto na lagi namin kinakainan. Pero maaga pa nga niyan at malamang mag-iikot-ikot muna kami. Nakita pa nga namin itong napakalaking menu na nakatayo sa gilid ng daan. Kaya pala may bagong movie na naman sila. Nakarating na nga kami dito sa cinema Center Car Park. Dito kami lagi nagpa-park sa tuwing pupunta kami dito sa city. Sa halagang $13 ang flat rate na pwede kang mag-park kahit ilang oras mo gusto. Sa ngayon, ito lang ang alam kong mura na parking dito sa town hall. Kaya mas pinili namin nagda-drive sa city kasi 38 to 42 minutes lang ang biyahe. Kasi sa train, matagal ang biyahe, mahigit isang oras din. Katapat lang nito yung Regent Place. Andito yung paborito namin kinakainan. Ito na nga yung Tenko Mori. Pero sabi ni Tonyo, sa iba naman kami kumain at lagi na nga lang naman daw yun ang kinakain namin pagpupunta kami dito. Siyempre itong si Ate Tonya, milk tea is life. Makakita ng Gongcha, hindi pwedeng di siya bibili. Nagsimula na nga kami maglakad-lakad. Maghahanap sana kami ng backpack na pwedeng mabili. Dahil pag umaalis kami, medyo madaming nadadalang gamit. Kadalasan di naman kasya sa bag ko. Di kasi pwedeng di ako magdala ng water bottle ng mga bata at iba pang mga kailangan nila. Girl Scout yun. May tinignan kami sa coach, pero di nagustuhan ni Tonyo at medyo naliitan siya. Kuminang naman yung dalawang mata ni Tonya at Thea nung nakita yung Mecca, kaya pumasok kami at nagtingin-tingin na din. Sinabi ko sa sarili ko na sana hindi sila magpabili. Pero yung sinasabi ko pala na yon, ay ako pala yung mapapabili. Pagkatapos nga ay nag-decide na kami kumain. Mag 5 PM pa lang sa mga oras na yun. Dahil winter ngayon, mas maagang dumidilim. Nagki-crave si Tonyo sa Korean barbecue, kaya yun ang kakainin namin ngayon. Dito yun siya sinara Wagyu Buffet. Dahil buffet, talagang napagutom muna kami. Hindi ito ang unang beses na nakapunta kami dito. Siguro mga 3 years na din nakakalipas. Kasama namin yung pinsan ni Tonyo. Gustong-gusto ng mga bata yung tteokbokki. Medyo nahihilig sila sa mga spicy ngayon. O sino ka dyan? Nagre-retouch habang kumakain? Diba talaga? Pagkatapos rin namin kumain, ay umuwi na rin kami. Hanggang sa susunod, bye-bye!